Ayun nga guys, so back to the message. So iaano ko na lang sa inyo ha, kasi ayoko naman na isipin ninyo na gumagawa-gawa lang ako ng kwento. Okay, so meron talaga dito nag-message sa akin, natakpan ko na lang yung muka at yung pangalan niya. Ay, sure. Takpan muna natin. Yan. Ayun guys, nababasa nyo ba? Ayan, malinaw. Okay, so basahin ko na lang sa inyo, no, para maintindihan ninyo yung kanyang mensahe. Okay, so yung unang message niya sa akin ay emoticon na umiiyak. As in, crying siya. Okay, so alam naman natin kapag ganun, umiiyak yung emoticon, eh, in pain siya. In, ano tawag doon? In hurt. Diba? Meron siyang, ano, nararamdamang sakit. Talagang sobrang sakit. At usually, mga, ano yan, sakit sa puso. Yan, mga kwentong pag-ibig. Okay. So, ito na nga, guys. So, kwento ko na para hindi na humaba yung ating video. Diba? Ito na. Sabi niya, nasasaktan po ako ngayon. Oh, ano naman? Kung nasasaktan ka. Umuwi po kasi siya sa kanila at ilang araw na hindi pa nakakabalik. Oh, so nagseselos ka, ganon. Eh, alam mo naman, sa umpisa pa lang, eh, may asawa yung tao. Natural, uuwi yun sa dati niyang asawa o sa original niyang asawa. Oh, ngayon nagseselos ka. Ngayon, wala ka namang sa lugar na para magselos kasi alam mo naman na ikaw ay kabit lang. Okay, sabi niya pa dito, sobrang sakit lang po. Sobrang sakit. Masakit talaga yun, girl. Kasi kapag halimbawa, kasama mo siya, mahal mo siya, tapos alam mong may sabit siya, alam mong may asawa na siya, kapag nandun siya sa kanyang asawa, no? Lahat kasi iisipin mo, yung ginagawa niya sa'yo, may isip mo rin na ginagawa din niya dun sa asawa niya. Tapos may isip mo na, oh, siguro kayakap niya si ganito, hinahalikan niya, mga ganun ba? Yung lahat mga kalandian mo, may isip mo na ginagawa rin nila. Diba? So parang napaparaning ka, nakakaisip. Ganun. So syempre, selos ka. Ayun nga, and then sabi niya pa dito, alam ko naman na mahal niya ako. Okay, fine. Higit pa sa pagmamahal niya sa asawa niya, pero ayaw ko din po masira yung family niya. Oh, okay. So talagang pumapayag siya na maging kabatch na lang kasi mahal niya eh, pero ayaw niya pa rin sirain yung pamilya nung kapartner niya. So, ganoon naman talaga tayo mga kabatch, 'di ba? Kung kabitch ka at mahal mo yung tao, syempre alam mo naman kasi kung ano yung tama at mali, nasa mali kang relasyon, syempre uunawain mo talaga. Uunawain mo yung sitwasyon niya, iintindihin mo talaga siya. May pamilyang tao yung taong minahal mo. So, dapat ikaw ang yung mag-a-adjust. Okay? Minsan po naisip ko nang kumawala. Pero hindi ko po kaya. Tsaka hindi po siya pumapayag. Okay, so kasi, yung mga ganyan kasi, no, pag may boyfriend tayo or girlfriend tayo at napamahal na siya sa atin, hindi talaga siya pumapayag. Kasi parang, parang kontento na siya na nakikita kayo, nakakasama mo siya, mahal mo siya, parang nakontento na siya sa ganon. Kaya, parang kumbaga kaya naman na pagsabayin, pinagsasabay kayo. So ngayon, nagiging ano lang, second option ka. Yun, ganun. Parang ano, panakipbutas ka na lang. Parang ganun, ang sakit. Ang sakit nun, panakipbutas ka. Okay, so alam mo naman na nasa ganyang relasyon talaga, eh, kailangan magbigay. Diba? Kasi, wala eh, ganun talaga eh. Kung mga, yun nga, choice mo yan. So, panindigan mo, tanggapin mo. Kung masakit man yan, tanggapin mo sa loob mo. Ganun eh. Wala tayong gagawa talaga dyan. Okay? Pero kung mahal mo kasi eh, ayaw mong kumawala. Pero may choice ka pa rin para kumawala. Humiwalay, diba? Hiwalayan mo kung ayaw mo. Nasasaktan ka, hindi mo na kaya. Hiwalayan mo na, tapusin mo na relasyon mo. Diba? Tapusin nyo na yung relasyon nyo. Pero kung talagang
pagpipilitan mo pa rin na, ah, mahal ko tong tao na to, hindi ko kaya na mawala siya sa akin, ganun. Hindi ko kayang mabuhay. Ganun eh. Alam mo, lahat naman talaga tayo na naghihiwalay. Pinagdadaanan natin yung mga bagay na yan. Talaga masasaktan tayo. Pero lumilipas yan. Alam niyo yun, kasi kapag halimbawa, kung kayo talaga para sa isa't isa, kahit anong gawin mong paraan, hindi talaga magkakahiwalay. Yun lang masasabi ko. Kung talagang totoo yung pagmamahalan ninyo, kahit na sino pang kumontra sa inyo, kahit na ano pang mangyari, dumating man sa inyong mga problema, pero kung talaga nagmamahalan kayo sa isa't isa, kayo pa rin, magiging kayo pa rin talaga. Okay? Ayun. Tapos sabi niya pa dito, nagkita na po kami. Pumunta siya dito sa bahay. Kailangan ko lang po ata talaga magpakatatag. Yes! Yan talaga ang the best mong gawin. Magpakatatag ka lang talaga. Kasi kailangan mo lang talagang harapin yung problema mo na yan. Harapin mo yung sitwasyon. Ano po ba ang mga maaari kong gawin? Salamat po. Kakayanin ko pa po kasi ramdam ko po na mahal niya ako. Okay, so kailangan mo magpakatatag. At sabi mo nga ay mahal na mahal mo siya, mahal na mahal mo yung tao na yan, at hindi mo kayang mawala siya sa buhay mo, magpakatatag ka. Tanggapin mo yung sitwasyon. Ngayon, kung nasa usapan naman ninyo at or nasa kasunduan ninyo na magsasama kayo balang araw, ganun, may mga plano kayo na dapat gawin, may mga plano kayo. Pero huwag nyo namang ano, kumbaga, respeto nyo rin yung asawa niya. Halimbawa, ikaw yung kabit. Irrespeto mo yung desisyon niya. Okay? Irrespeto mo yung magiging desisyon ng kapartner mo. At irrespeto mo yung pamilya niya. Ganun. So parang, dahil ikaw naman talaga yung pumasok niyan sa relasyon nila na yan, ikaw yung sumira, eh, ikaw yung magbigay. Ikaw magparaya. Ngayon, kung halimbawa, nagdesisyon naman siya na talaga sasama na siya sa'yo, papanagutan ka niya, hihiwalan niya, iiwanan niya na yung pamilya niya ng dahil sa'yo, ay wala tayong magagawa niyan. Ay, mahal mo talaga. Ay, mahal ka rin niya. Di ba? Ay, di go. Yun lang eh. Yun lang ang sa akin eh. Kasi pag mahal mo yung tao, talagang go. Di ba? Yun yung kaligayahan mo eh. Doon ka sasaya eh. Ba't ka pa mag-i-stay doon sa relasyon na hindi ka na masaya? Ba't ka pa mag-i-stay dun sa relasyon na nagkukunwari ka na lang palagi? Na pinipilit mo na yung sarili mo maging masaya. Diba? Ang hirap nun talaga. Ang hirap na pilitin mo yung sarili mo, makisama ka dun sa tao na hindi mo naman mahal. Diba? Tapos iba yung nasa utak, iba naman yung iniisip mo. Diba? Magkasama nga kayo, pero yung nasa utak mo naman, iba yung taong iniisip mo, yung pinagpapantasyahan mo. Diba? Tayo eh. Ayun nga guys, so yun nga, wala talaga yung tayong magagawa. Kung talagang mahal yung isa't isa, edi go lang tayo ng go, diba? Marami na sa atin dito sa page na to, actually marami na dito sa member ng Hugot ng Mga Kabit na ganyan ang sitwasyon. At yung iba, yung hindi lahat ha, yung iba nagtagumpay naman. Nagtagumpay naman doon sa kanilang mission, okay? Nagsama sila, naging masaya sila, iniwanan niya yung dati niyang pamilya kasi hindi na rin talaga masaya, hindi na maganda yung relasyon nila, so sumama na siya doon sa bago niya. And then, they live happily ever after. Yun, so sana, wish ko, ay, ganun din kayo, di ba? Kung talagang nagmamahalan kayo, kung talagang mahal niyo yung isa't isa, ay, they go. Diba? So, sana maging masaya kayo. Yun lang. Dahil ako ay masaya na rin sa ngayon. Okay, so, hindi ko naman sinabi na tularan natin, ha? Yung mga ginawa ng iba. Hindi ko sinabi na gumaya kayo dun sa kanila. Pero, ayun nga, pakiramdaman nyo rin yung sarili ninyo kung talagang mahal nyo yung tao. At kung yung talagang tao na yun, eh, para talaga sa sa'yo. Pinagkaloob talaga sa'yo ng Diyos, yung ganun. Kasi mararamdaman mo talaga yun eh. Mararamdaman mo yun na sa pakiramdam mo eh, yung tao na yun na talaga yung pinakahihintay mo, yun na nagbago ng buhay mo, siya na talaga yung tao na
pinaka-mimithi mo sa buong buhay mo at dumating siya sa buhay mo ngayon. Diba? Parang isa siyang anghel. Diba? Isa siyang anghel na bumaba para ikaw ay isave. Ha? Ikaw ay baguhin. Marami kasing ganun eh, yung meron dumadating na mga tao sa atin sa buhay natin para baguhin yung ugali natin, baguhin yung pananaw natin sa buhay, baguhin yung sarili natin. At dahil doon, doon tayo napamahal at doon nakita natin na, ah, itong tao na to, ito yung gusto kong makasama habang buhay. Ito yung tao na gusto kong makasama hanggang sa pagtanda. Kasi alam ko na mahal niya ako at hindi niya ako iiwanan, hindi niya ako pababayaan. Okay? So, nakapagsana ay na-inspire kayo dito sa aking video, dito sa ating mensahe, at kayo nang bahalang humusga at kayo nang bahalang mag-desisyon sa buhay nyo, kung ano man, dahil ako nakapagbigay na sa inyo ng payo pero ayaw makinig. So, it's your decision now. Okay? Okay. Okay guys, so paki-like and follow all my social media account. Evez Mendoza lang, hanapin nyo lang yung Evez Mendoza sa YouTube and then sa TikTok, Evez Mendoza din. At yun, yung ibang mga TikTok ko, isinishare ko na rin dito para minsan matawa naman tayo, di ba? Hindi yung puro iyakan, puro hinahinaing sa buhay. Alam mo naman, puro problema na dito sa mundo natin, puro mga problema na sa Pilipinas. Eh, wag na natin stress yung sarili natin, di ba? Yung buhay natin, napakaikli lang yan. So, tapos hindi mo na ibahagi dun sa iba yung mensahe mo, hindi mo na i-share sa iba yung gusto mong sabihin, di ba? So parang, ngayon pa lang, mag-decision ka ng sarili mo. Kung ano yung, saan ka pupunta, ano yung pangarap mo, ano yung goal mo para sa sarili mo, sa buhay mo, di ba? Kasi kung sakali mo na tamaan ka man ng COVID, mamatay ka man, at least nagawa mo yung gusto mo, di ba? Hindi nakakapagsisi. Ah, oh, no, nasa langit ka na, nagsisisi ka pa. Di ba? Nasa langit ka na, nagsisisi ka pa. Ay, sana pala eh. Sana pala sumama na ako dun kaya. Ano, mahal na mahal ko pa naman yun. Tapos yun, natigok ako ngayon. Ano na to? Oh, hindi ko na siya nakasama. Ah, di ba? So, yun lang guys. So, good night everybody. And bago ako matulog, eh, nakapag-share ako sa inyo na advice, lalo na sa ating mga kabitches. Bye guys!